Daddy, follow-up question. Sabi sa RDO, kailangan daw ma-receive ni buyer yung resibo. Kaya ang date daw na ilalagay sa resibo is yung time na nag-order siya. So, ano sagot mo dyan? Eh, yun ay close your buyer. Yun. Eh, paano kung hindi tanggapin? Yung in-order niya, ibinalik sa'yo. Ano mangyayari doon sa resibo? Itinanong ba niya sa RDO niya? Paano po kung mag-cancel order? Eh, naisulat ko na yung resibo. Paano gagawin mo doon sa resibo? Diba? Babalik sa'yo. Ika-cancel mo yung invoice. Oo. Paano kung mawala? Kung sa process nung ano, nawala yung parcel, lost parcel, ano mangyayari doon sa invoice? Ika-cancel mo. Paano kailangan mo i-cancel? Wala kang hawak ng resibo. Mag-a-affidavit of loss ka. Naitanong ba niya sa RDO yun? Pag ganun yung mga sitwasyon, ano mangyayari? Eh, yung bang IRR, di ba sinabi, ease of doing tax, di ba? Yung bang prosesong sinabi sa kanya nung RDO niya, makatutulong sa kanya para dumali yung proseso niya kapag babayad ng buwis o nakapagpahira pa sa kanya? Di ba? Kaya dapat, magtatanong ka at sinagot sa'yo, hindi ka komportable pa doon sa sagot, i-follow-up question mo yun. Hindi pwede, tatanggapin mo lang, eh ganun. O sige, o nag-issue ka ng resibo, same time. Eh paano kung dinala doon yung, ano, yung parcel, kinansel niya? Paano ngayon yung resibo? At saka ilang araw pa yung bago. Babalik sa'yo ulit, kakansel. Ang tanong doon, pinadali ba niya yung proseso o pinahirap mo yung proseso? Kaya ang nga, purpose ng batas, ng IRR, ang purpose, padaliin yung pagbabayad mo ng buwis. Kung pinahihirapan ka, na ano ba niya yung purpose? Hindi, di ba? Ganun lang kasimple. Itanong mo rin doon sa RDO. Paano po yun? Kung naguguluhan sila, di ba? Kung naguguluhan sila, ay paano nga yun? O ay kung makancel, kung mawala yung parcel, nandun yung resibo, ano mangyayari? Kaya nga doon niya papasok yung kung tama ang tanong, tama ang sagot. Pero pag mali ang tanong, mali din yung makukuha mo. Mas misleading din. May tama doon sa maisasagot sa'yo, pero hindi kompleto. Kasi kulang din yung tanong mo. Kaya, tsaka bawat RDO nga, iba yung patakaran eh. Kung ano nga yung pagkakain din ng mga RDO, wala silang isang patas na pinagkukunan. Kasi, everything ay learning experience sa bawat isa sa kanila. Kaya ngayon, umpisa pa lang kasi yan doon sa mga nag-e-commerce, yung mga nasa platform. Kaya hindi pa nila yan masasagot ng isang tanong lang sa inyo. Kaya dapat magtatanong ka doon sa mga experience mo. Hindi mo itatanong lang yung sasabihin sa'yo, mag-issue ka ng resibo. Yun yung kanilang kasi yun ang alam nila, tama eh. Eh kaso, alam ba nila yung proseso ng platform na pwedeng makancel yan at pag nakancel, babalik sa'yo yung product. At on the way, pwede rin mawala yung product mo. At at the same time, ibig sabihin, pag binalik sa'yo yung product mo, babalik sa'yo yung invoice. Pag nawala yung product mo, bawala din yung invoice. O ano ngayon po gagawin nyo dun sa product? Sa invoice? Ano po mangyayari dun? Ano po ang proseso dun? Kasi po, mas lalo pong hihirap sa amin, di ba? Tatanong mo yun. Kasi nga, ang purpose ng batas, padaliin. Kung pinahihirap niya, hindi namimit yung purpose. Okay. Ganun po yun, di ba? Okay, nagalit ka na naman Nagalit ako.